Welcome back to Game Source. Guys, nag-research ako dito sa Google Play Store. Nakita ko itong bagong PS2 emulator. So, bagong-bago lang yata to. So, yung name na app is My PS2. So, na-download ko na to. So, check natin guys. So, parang dinevelop siya ng Korean. So, makikita niyo dito. Last updated June 1, 2024. So, ito, halos wala pa siyang rating. So, titignan natin yung about this game. About this game, PS2 game emulator. My PS2 is a game emulator ported for Android and does not include ISO files. So, ayan. So, yung pinaka-source nito is PCSX2. So, ito yung nasa PC. PC version. So, eh, meron din siyang another source, itong AetherSX2. So, alam naman natin na pagdating sa Android emulation ng PS2 is AetherSX2 pa rin yung pinaka working pagdating dito sa Android. So tara guys, alamin natin kung playable ba, kung makakapaglaro ba tayo ng decent. So game test natin tong My PS2 emulator. So na-download ko na to. Free lang naman to, download nyo rin. So tara, testing natin. So ang kailangan lang natin dito ang gawin is mag-add tayo ng game ISO. So wala nang BIOS dito. So, click lang natin itong nasa lower right, itong game folder. Tapos, punta tayo dito sa game. So, ito yung pinaka-tawag dyan. Pinaka-folder nung My PS2. So, punta tayo dito sa game. Tapos, click natin itong arrow na may folder na may nakataas na arrow. Yan. Tapos, check natin itong enable folder selection. Tapos, click natin itong file local copy. So, mamimili ito ng hanapin nito yung mga PS2 games natin. So, meron na ako nito. Syempre, naglalaro ako nito. So, meron ako dalawang laro. God of War, tsaka Marvel vs. Capcom. So, gawin natin is, testing natin kung working ba talaga to. Then, press natin yung allow. Tapos, hintay lang natin siya. So, halos same lang din procedure dun sa, tawag dyan, sa AetherSX2 emulator. So, hopefully, makapaglaro tayo dito ng decent. So, testing natin siya ngayon. Nga lang, medyo may katagalan since yung God of War is 8GB. So, yan. So, pinapakita ko na rin sa inyo kung paano siya i-add. So, medyo kasi nakakalito yung mga tao dyan, yung mga icons dito. Iba yung setup kumpara dun sa nakaugulian natin na AetherSX2 na halos same lang din ng sa DockStation, AetherSX2 emulator. So, ito, malapit na. So, 87% to 88%. So, 10% na lang natitira. So, nakumpleto na natin. So, labas tayo. So, yan. Na-detect niya. Tapos, automatic, meron na siyang tawag dyan, folder arts. So, click natin itong God of War. So, check natin. Laruin natin. So, meron dito sa upper left. Sa upper left na back. Ay, meron dito sa settings. Sa upper right naman, settings. So, click natin yung settings. So, ito. God of War. So, working. So, check natin yung settings, guys. Yung screen, yung game controller orientation nito is kakaiba. So, nakakalito. So, ayan. So, maglagay tayo ng show FPS counter. And so, running at 47 FPS natin. Okay. Tignan natin yung iba pang option. So, meron ditong upscale. So, pwede natin gawin siyang times 2, 720p. So, yun nga lang bumaksak sa 30fps. So, gawin na lang natin siya sa native. So, tara. Testing natin. So, dito lang tayo sa easy. Yun. So, running at 51, yung ating CGI cutscene. Hopefully,
stable to pagdating dun sa gameplay kasi sa Aether XX2 medyo may konting lag tayo dito. Lalo sa start, so kailangan natin siya mag kalakutin yung settings lalo na yung CPU performance tayo dun. So check natin. Hindi nga lang to may escape. Guys, itong larong God of War is medyo may kabigatan to ha. Lalo na kagaya ng sa aking phone na Snapdragon 678, medyo hanggang times 1 lang talaga o times 1.25 ang iyong kaya. Pero sigurado ako na sa mga higher end na phone ngayon is talagang smooth na yan siguro. So, ito na. Natitesting na natin. So yan, bumuksak yung ating FPS, shooting speed. So, sobrang bagal. Sobrang bagal niya. So, tingin natin kontrolin. So, makikipapansin nyo yung sounds, iba rin. Mabagal din. So, working siya guys. Yun nga lang sa device ko, parang hindi siya kaya. Pero siguro sa mga high-end phone, sa try nyo, baka kaya na yung mga phone nito. So, open natin yung settings. Device option. So, lagay natin yung taasan natin yung e-cycle light. Ring kong 2. Itong e-cycle skip. So, ito yung ginagawa kong tricks pagdating sa Aether XX2 emulator sa larong ito. Check natin. So, walang nangyari. So, talagang malag pa rin talaga siya. Pero at least guys, working siya. And siguro naman sa mga future update, kung magiging aktibo yung devs dito is, magiging smooth rin naman to sa mga low-end phone. Pero sa may mga high-end phone, try nyo guys. And comment nyo sa video na to kung working din ba sa inyo. Ayan o. At least kahit pa paano, meron na tayong alternative sa Aether XX2 emulator. Ayan. So, hopefully guys, nagustuhan nyo itong video na to. So, napaka-promising ng My PS2 emulator na bagong-bago. So, thank you so much for watching. See you in my next video. So, kung gusto nyo rin palang malaro to, meron din akong video dito sa Aether XX2 emulator or Neither XX2 emulator. So, check out nyo lang yun guys. Pati yung sa settings ng God of War na laro na to, meron din ako video na ito. So, thank you so much. See you in my next video. Bye-bye!